Sa nakuhang bagong CCTV na news team sa harap ng Robinson's Mall noong gabi bago mawala si Jovelyn Galleno, 100% sigurado ang mga kaanak at kaibigan ni Jovelyn na siya ang babaeng nakuna ng CCTV na sumakay sa kulay puting multicab. Pero duda si Pastora Darlene Galve sa mga lalaking nakasabay nito sa pagsakay. Sa naging obserbasyon kasi ng pastora, may mga dumadaan naman daw ng mga tricycle at multicab sa kanila. Pero tila na ba masidlang ang mga lalaki kay Jovelyn? Dumating ang isang multicab, hindi pa rin sila sumakay. Ilang minuto pa, may dumating uli na multicab at sumakay si Jovelyn. Maya-maya lang, agad namang sumunod dito ang dalawang lalaki sa sinakyan ni Jovelyn. Ang alam ko doon, parang may tatlong lalaki. Yun din yung kwento sa akin ng isa sa tiyahe niya nung pinanood nila. Kasi sila mismo doon. Ako kasi nasa labas na ako, hindi na ako pumasok. So, yung pinanood ko kasi nung nakaraan, ulit, ang focus ko kasi siya lang. Pero yung sa tiyahe niya, na ikwento sa akin, na may minapansin siyang tatlong lalaki ding sumakay. Sa personal na pananaw ni Pastora Galvez, planado raw ang pagsakay ng mga lalaking sumabay kay Jovelyn sa multicab. Dahil ilang mga sasakyan na dumaan, hindi pa rin daw sumasakay ang mga ito. Kasi palagay ko planado. Paano po niyo nasabing planado, ma'am? Kasi, di ba kung halimbawa, talaga sumakay lang siya sa multicab. Tapos yung multicab talaga, dapat, imposible kasi, halimbawa ako kasi, hindi, ngayon hindi na ako commuter. Pero before commuter ako eh. Kapag everyday, kahit gaano karami ng sasakyan, ako familiar na ako sa driver. So ako naniniwala ako, kapag driver ka, at alam mo yung lagi mo kung sino yung saamoy natin yung mga tao, familiar ka doon. Lalo na dito sa Santa Lourdes, hindi naman dito ganun kadami katulad doon papuntang Irawan, di ba? Ayon pa kay Pastora Galvez, imposible raw na hindi maalala ng driver ng multicab dahil sa huling kuha ng CCTV sa GS Max Construction, tatlo na lang ang sakay ng multicab na dumaan dito na posible raw na si Jovelyn at ang dalawang lalaki na kasabay rin ito na dumaan ang multicab sa barangay Tagburos. Sabi kasi nila hanggang ano lang daw, Tagburos lang daw, Tagburos. Ang sabi ng driver. Okay. So, tapos sabi niya hindi niya daw maalala. Imposible hindi niya maalala. Una-una, ang alam ko kasi doon sa driver, parang binata yata. Hindi ko sure ha, pero ayun ang narinig ko. Hindi pa rin ako nagtanong kasi sa PNP ko anong klaseng ano yun. Pero ang pagkarinig ko, ayun dito sa mga sinasabi-sabi na, binata yun. Imposible yun niya na hindi niya na maano, hindi niya na ma-recognize na bumaba. Pero sa kabila nito, tiwala pa rin daw sila sa ginagawang investigasyon ng PNP sa kaso ni Jovelyn at patuloy pa rin silang umaasa na makikita nilang muli si Jovelyn na nasa maayos na kalagayan. Wala pa eh. Kasi humingi ako ng update sa PNP. So sabi nila hintay-hintay lang kasi may mga biniverify pa sila, inaasikaso pa rin nila. So ako po kasi, yung nag-initiate talaga na laging tumatawag doon sa mga ahensya, yung sa ano ng ating otoridad, na gusto kong ma-follow up talaga, mapabilis, kasi ilang araw na kasi, ang tagal-tagal na. So, wala pa rin development. So, ako, humingi ako lagi sa kanila, ano na po, sir, yung development, ngayong hapon, katatawag ko lang sa kanila. Lahat sila, oo, tinatawagan ko. So, wala pa din. Ed Agarapa, Basta Radyo, Ibandera Mo.